Eh, meron lang akong ano, meron lang akong ibibigay na kaunting tulong, ayuda, galing kay Ate Anising Yags Channel, ayan. Ito si, anong pangalan mo, te? Leilani, dating Ginoo. Oo, tapos yung kanyang asawa. Feliciano, nandito po siya, pasok po. Ayan si, ano, si Ate Ani. Siya yung ano, siya yung may asawang na paralitiko na, no? Opo. Opo. Eh, ano po yung ano, yung nangyari sa kanya? Sa trabaho na may una na may stroke siya. Tapos yung mga sumunod na rin, hindi siya nakapagtrabaho. Paulit-ulit na naman may stroke. Eh minsan nga parang hindi na niya ayaw niya nang ano, mabuhay dahil nga sa hindi nga siya nakakatulong sa akin, nahihiya na rin daw siya. Kaya ayan, hinayaan ko na lang na ano na ako maghanap. I, buti may ano ka, may trabaho ka. Naglalabada, pag may ano, may patawag, extra plancha, ganun, yun lang nagiging hanap buhay ko kasi ilan yung aking ibinubuhay dito, meron pa akong dalawang anak na ano, na nag-aaral, hindi naka-permi. Ano yun, pag pinapatawag lang, hindi yung araw-araw? Hindi, patawag lang, minsan isang beses sa isang linggo, minsan sa isang buwan, tatlong beses, depende. On call lang talaga. Eh, paano yung ano, yung pagkain nyo? Pinagkakasya na lang namin. May iniinom ba siyang ano? Ano-ano na lang yung ano, yung gamot niya eh. Kung may sobrang pera, yun, inaano ko na lang binibili ng gamot. Kasi sa parang, sa ano kasi, yung sa binibigay ng ano, ng barang, ng health center, halos parang hindi niya rin kahiyang. Kaya talagang yung granted ang ay, o nga kasi diba sa center mayroon din naman binibigay. Pero hindi niya ano eh, hindi siya. Mabuti ano, yung naka-recover siya o nakakalakad siya, hindi? Nakakatayo siya, hahawak, tapos yung sungkod, eto ginagamit niya minsan kasi wala ngang ano. Eto po, ito kinakaalalay niya pag naglalakad. Pag naglalakad siya. Opo. Pero, sino nagbabantay sa kanya pag malis yung anak mo? Yung anak ko. Si Ate Leilani, tsaka si Kuya. Anong pangalan po ni Kuya? Feliciano po. Si Kuya Feliciano. Kasi kaya sila yung napili kong pagbigyang si Ate Leilani ay talagang naglalabada lang. Tapos si Kuya Feliciano hindi na makapaghanap buhay dahil nga na-stroke. Matagal na to, no, Ate Leilani? Ay, naku. 10 years na. Mm-mm. Kaya nga, yun nga po, sabi ko nga, halos ayaw niya na rin mabuhay. Mm-mm. O po, nag-suicide na po siya, dalawang beses po siya. Natatatluhan po nga po yan, yun itong 2023, na gusto na talaga niyang mamatay, magpapamatay. Ayun, Kuya, kahit gaano man kaano yung ating, ano, yung ating kalagayan, ayan, mag-pray tayo, huwag nating hayaan na maano tayo sa karamdaman natin. Kasi si Ate Leilani naman gumagawa rin ng paraan. Yun nga lang, pinagkakasiyahan nyo talaga. Hindi ka na nakakabili ng ano, ng pang-maintenance niya hanggang sa pagkain nyo lang talaga. Kaya hindi rin natutuloy-tuloy yung gamot ni Kuya. Gusto ko nga po talaga siya ipalaboratory, kaya lang talaga walang-wala po talaga. Hindi po talaga kinakaya ng budget ng ano, ng pag-sa trabaho ko. Hindi po talaga kaya. Kaya sana po humihingi po ako ng tulong na kahit kunting tulong po, mapalaboratory ko lang din po ang asawa ko. Para sana, para naman po kahit paano, hindi po masyadong mabigat sa akin. Kasi nahihirapan po talaga ako eh. Kasi yung trabaho mo nga naglalabada. Tapos ikaw lang naghahanap buhay. Ako lang po talaga ang naghahanap buhay ever since na ma-stroke ang asawa ko. Mm-mm. Kaya naano ko rin yung sitwasyon mo. Talagang nakikita ko yung kalagayan ni Kuya. Ayan, basta Kuya, dasal lang tayo lagi. Yun lang ang pinaka-importante sa atin. Sa mga binibigay na pagsubok sa atin. Kasi yan, pagsubok yan. Ayan. Humihingi
humihirin po sana ako ng ano, hindi man po sa kalabisan. Humihirin po ako ng kaunting tulong na maipalaboratory ko po itong asawa ko. Kasi meron po talaga, meron po siyang nakaano yun sa, na, para sa malaboratory. Ma-check yung kanyang buong ano para mabigyan naman po ng gamot. Hindi po ako tamang lunas para dito sa asawa ko. Kasi pati po talaga yung ano, utak niya na apektuhan na rin. Nagkakaroon siya ng Alzheimer, isang po dun sa nagkakaroon na siya ng mental, ano, nagtawag dito yung, yun nga, nakakaisip na po siya na depression. Nagdi-depress na siya. Niya. Kaya ina-advise po sa akin talaga na maipalaboratory ko yung asawa ko kasama na nga yung papa-CT scan. Kasi para Ate, mabuti nakakayanan mo yung ano, yung syempre pamumuhay na ganun na ikaw naghahanap buhay tapos si kuya hindi nakakapag hindi nakakatulong. Hirap po talaga. Marami, nagpapasalamat po ako kasi may dumating na po dito na ano, na tulong na po kay Ate po din. Kay, galing yun kay Ate Amazing Yogs Channel, Ate. Isa kasi kami sa naghahanap ng matutulungan ng maliit lang na bagay, pero alam ko naman na malaking tulong to sa inyo kasi bigas at least hindi na natin bibilhin, di ba? Tapos ano yung ayun, kaya ikaw rin yung napili ko kasi ikaw lang naghahanap buhay. Sana ano, sana kahit papaano may makaano rin sa inyo na, di ba? Tapos naglalabada ka lang, 'di ba? Mabuti nga hanga ko sa iyo kasi kahit pa paano nakakaano ka. Merong salamat po sa nagbigay po ng tulong sa amin. Tapos, yun nga po talaga napakahirap ang problema ko pa po kasi talaga po maintenance ng asawa ko. Bukod po kasi doon sa maintenance niya, meron po po siyang reseta sa gamot sa utak. Bakit po? Yung ano po kasi, yung parang nagkakaroon siya ng Alzheimer. Ah, opo. Minsan, pag ano nga, hindi niya nakikilala yung mga kasama niya dito sa ano, kaya inaano po rin po na ano, inaano po sa akin ng doktor na kailangan po siyang i-laboratory. Yun po, hindi nga po kakayanin talaga ng ano, kasi po, sa kaunti lang po talagang sinasahod ko sa paglalabada. Kulang po talaga. Ilang taon na po si ano, si kuya? 53 po. Ah, opo. Ang bata niya pa maano, no, ma-stroke. Kayo po, ilang taon na po kayo? 51 na po ako. Po. Kaya minsan marami na rin ako nararamdaman na ano. Opo, tapos ikaw lang yung naghahanap buhay. Ano ko kasi maruto eh, nag-aaral pa. Oo. Kaya ano, kaya sulong mo talaga yung ano. Sulong talaga. Yung... Ayan, Ate Amazing Yag Channel, si Ate Lailani at saka si Kuya... Si Kuya Feliciano ang napili kong pagbigyan kasi nakikilailani lang yung naghahanap buhay. Alam ko naman na malaking tulong to sa kanila yung bigas. Ayan, kaya ayan si Kuya Feliciano. Aloha Dictonet, Tonet Dalwatan. Thank you so much Dai sa pagpapaabot ng ating munting ayuda. So nagsisipag ka rin, sipag at tiyaga rin sa paghahatid ng ating ayuda, kahit na maliit yan, basta galing sa puso po natin yan. Yung maraming salamat, Dai, sa paghahatid ng ayuda para kay Kuya Feliciano at Ate Lailani. So sana si Kuya Feliciano bigyan, tulungan din niya yung sarili niya. Alam mo sa mga ganyan mga na stroke, marami dito sa mga pasyente namin, mga clients namin na nakabalik din, nakapag ano uli, you know, dahil tinutulungan nila lalo na pagkaya pang gumalaw. So after na magkaroon ng therapy, ituturo lang yung paano niya i-exercise yung sarili niya. Kailangan lang kasi talaga daw strong motivation din and well determination. Tulungan yung sarili kasi pag magpa-down ka, yun, lahat ng immune system mo, mabagal yung proseso ng recovery mo. So yun, yung alaga nga namin dito na 93 years old siyang na-stroke, 93 years old na siya na-stroke,
naagapan pa niya talaga lahat. Talagang sinusunod niya yung kahit na may dementia na siya. So talagang sinusunod niya yung payo ng doctor, payo ng physical therapist niya. So yun, recovered uli. Pero nawala na rin, namatay siya nung 105 years old na siya. So see, just imagine that 93 years old na siya ha, pero naano pa rin, nakabalik pa rin, recovered. So sana si Kuya Feliciano tulungan niya yung sarili niya, huwag siyang mag-suicide or ano ba yung, hindi po maganda yun. So yun lang po, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe sa atin, and please, no skip ads, and thank you so much sa Team Lintik Power Forces. Thank you so much na self. Sa lahat-lahat, maraming salamat sa inyo, sa Amazing Yags Angels natin, the Team La Union, Tunet Dalwatan. Please subscribe po kay Tunet Dalwatan rin. And also, sa Tubigon Buhol na nanonood din ng ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi, and God bless you all. Okay? Kasi siya, napagod na ako.